Isang exclusive news mga kapartner, sinampahan ng patong-patong na reklamo ng isang public transport group at supplier ng plaka si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Ito'y matapos magtungo ang Federated Land Transport Organization of the Philippines at PPIJKG Philippines Incorporated sa Office of the Ombudsman umaga ng Webes November 30. Kasong plunder, dishonesty at grave misconduct ang isinampang kaso ng supplier ng plaka ng LTO ng PPIJKG Philippines Incorporated. Ito umano ay dahil sa pagpanig ni ASEC Mendoza sa isang claimant kahit ang kaso pa ay nalilitis sa Regional Trial Court Branch 90 sa Quezon City. Kasama rin sa inireklamo ng kumpanya si Annabel Arcilia Margaroli na sumali bilang project financer at tila kinukuha umano nito ang 470 million na koleksyon ng kumpanya sa LTO. 2013 nang lumahok bilang bidder ang naturang kumpanya bilang supplier ng plaka sa LTO. 2014 nang ma-award sa kanila ang 3.8 billion na pondo para sa procurement ng plaka. Sinabi naman ni Attorney Mark Tolentino, legal counsel ng kumpanyang PPIJKG Philippines Incorporated, violation of trust and confidence ang ginawa ni LTO Chief Mendoza dahil sa pakikialam sa nakabinbing kaso. Umaasa si Kalalang na mabibigyang pansin ng Office of the Ombudsman ang kanilang reklamo laban sa nasabing opisyal. Samantala, bukod naman sa supplier ng plaka, naghain din ng reklamo ang transport group na PILTAP laban pa rin kay ASEC Mendoza. Ito umano ay dahil sa pagpapabalik ng computer system fee sa Land Transportation Management System na pabigat sa mga motorista. Dahil dito, humihiling ang PILTAP Group na patawan ng preventive suspension si ASEC Mendoza. Sunshine News.